News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi Pilipinas, kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at taglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa pamilya, mahigit 30 milyong pisong halaga ng smuggled na puting sibuyas ang nasabat ng Department of Agriculture sa dalawang magkahiwalay na operasyon. Babala ng kagawaran, huwag bumili ng mga puslit na sibuyas dahil hindi ito dumaan sa food safety regulation. Samantala, posibleng bumaba na ang presyo ng pulang sibuyas sa pangalawang linggo ng Disyembre dahil sa anihan. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Sinalakay ng pinagsanib puwersa ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry at Bureau of Customs ang isang warehouse sa Santo Cristo Street, Tondo, Manila, Biyernes ng gabi. Naitimbre sa mga otoridad na may nakaimbak doon ng mga ipinuslit na puting sibuyas. Pagpasok sa lugar, tumambad ang mahigit 1,000 sako ng puting sibuyas na nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Aminado ang Bureau of Plant Industry na marami ang naeengganyo na bumili ng smuggled na puting sibuyas dahil mas mura ito kumpara sa lokal na pulang sibuyas. Walang import permit sa puting sibuyas sa bansa, kaya kung may mabili man sa merkado, ito ay smuggled. Babala ng ahensya bagaman nakakatipid, delikado ito sa kalusugan. Iwasan po nating bumili ng white onion kasi wala po siyang phytosanitary permit, bawal na pong bumili. Bago po pumasok ng Pilipinas, lahat po ng mga importers ay kailangan po kumuha ng phytosanitary permit at saka importation permit. Kapag wala po, automatic smuggle na po yun. Paliwanag naman ng Department of Agriculture na dahil sa mas mura, natatalo ng smuggled na sibuyas ang mga lokal na pulang sibuyas na ibinibenta ng mga magsasaka. Isa inaano natin dito yung price manipulation tsaka profiteering. Ang nakikita natin dito, i-hoard muna pagka mayroong kakulangan sa demand sa kanila inilalabas pa unti-unti kahit binili nila ng mababang presyo to. November 29 naman nang nasabat ng Department of Agriculture ang container vans na naglalaman ng 100 tonelada ng puting sibuyas na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Ayon sa DA, idineklarang tinapay ang laman ng nasabing container. Ayon naman sa BOC, ibabaon sa lupa ang mga nakumpiskang sibuyas. Lumalabas na sa buong mundo, pinakamahal ang sibuyas sa Pilipinas. Umabot na ito sa 280 hanggang 300 pesos kada kilo, kumpara sa global average na $1.50 o nasa mahigit 80 pesos kada kilo. Sa kabila naman ng mataas na presyo ng pulang sibuyas, tiniyak na ng DA na sapat ang supply nito. Pero bakit nga ba ang mahal ng sibuyas sa merkado? Paliwanag ni Agriculture Spokesperson Ace Christine Evangelista, ang food mobilization o pagdala sa merkado ang nagiging issue. Food mobilization po, yung ating mga tawid dagat from one region to another, yun po ay pwede nating gawin. But bottom line is we are sufficient. So ang presyo din po ay tinitingnan natin para hindi gumalaw. Pero posibleng magmura na ito sa pangalawang linggo ng Disyembre dahil sa panahon na ng anihan. May 13,000 metric tons na supply na ng pulang sibuyas ang bansa at may inaasahan pang 5,000 metrikong tonelada ang aanihin ngayong Disyembre. Kaya pinag-aaralan pa kung kailangan pang mag-angkat ng sibuyas. Sa ngayon po, no, importation of onions is still being discussed together with the stakeholders kasi ayaw po natin sumabay ang importation sa harvest season, first and foremost. Plano ng DA na palakasin pa ang presensya ng Kadiwa stores sa iba't ibang panig ng bansa para mas maraming makabili ng mas murang agricultural products tulad ng sibuyas. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Aabot sa 26,000 metric tons ng imported na isda ang inaasahang darating sa bansa sa ikalawang linggo ng Disyembre. Marami rin ang natuwa dahil tuloy pa rin ang pagbibenta ng salmon at pambano sa mga palengke at supermarket sa ngayon.
Nagpapatrol, Jose Carretero. Kasama sa diet ng 70 anyos sa si Lola Lily ang salmon at pampano. Payo ito ng kanyang doktor habang nagpapatuloy ang kanyang chemotherapy. Kasi yung laman talaga, mahal yun eh. So diyan makakuha kami ng omega 3. Oo, kasi sa mga nerve namin, alam mo na pag nag-chemo, minsan ang mga nerve namin affected. Kaya tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang maglabas ng moratorium ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagbabawal sa pagtinda ng pink salmon at pampano sa mga palengke. Alam nga naman, bibili kami sa hotel, kamahal-mahal. Ang mga nagtitinda gaya ni Giselle, natuwa rin sa moratorium lalo't kahun-kahun pa ang stocks niya. Kung natuloy kasi ang pagbabawal simula bukas December 4, hindi niya na alam kung saan ibebenta ang natirang mga isda. Masayang-masaya po kasi papalapit na yung Pasko. Tuloy-tuloy pa rin yung paninda namin tapos masaya yung Pasko. Pero may agam-agam ang ilang nagtitinda lalo't sabi ng BFAR, magiigpit sila ngayon sa mga fishport at mga cold storage facilities para mamonitor ang pagpasok ng naturang mga isda. Posibleng magkulang ani lang supply nito sa palengke sa mga susunod na buwan. Siyempre, naghihigpit 'yun. So, humihina yung nila, mga supply, 'di ba? So, may tendency din siya na magkukulang yung talagang supply namin dito. Tapos nagtataas sila ng presyo. Sa ngayon, may 20 pesos na pagalaw sa presyo ng pink salmon belly. Wala namang pagalaw sa presyo ng pampano. Base sa Fisheries Administrative Order 195, bawal i-divert ang mga naturang isda sa palengke dahil dapat nasa canneries at institutional buyers lang o sa mga restaurant at hotels lang ito ibibenta. Titingnan ng BFAR kung saan nagkaroon ng buta sa pagpapatupad ng FAO 195. Yung isa sa mga gagawin ulit na strategiya ng BFAR na tingnan kung saan nangyayari yung mga violence, babalikan ulit yung traditional na ginagawa doon sa mga seaport and fishport at sa mga cold storage para makita kung saan nagkataroon ng hamon pagdating sa pagpapatupad ng FAO 195. Sisilipin ang posibilidad na ang iba sa mga sinusupply na pink salmon at pampano ay smuggled. Nasa 200 lang ang mga aprobadong importers ng isda sa bansa at may nakatakdang volume lang na pwedeng iangkat para sa institutional buyers gaya ng hotels at restaurants. Nabanggit din yan ng aming happy kahapon na posible dahil mga undocumented, ang iba sa kanila ay posibleng ipinuslit doon sa ating mga wet market. Magkakaroon ng pagrepaso sa mga probesyon sa ipinapatupad na regulasyon ayon sa BFAR. Isa sa ikukonsidera ang mandato ng bata sa pag-aamyenda nito gaya ng proseso ng konsultasyon. Samantala, wala namang nakikitang problema ang BFAR sa supply at importasyon ng ilang klase ng isda. Sa ikalawang linggo ng Disyembre, darating ayon sa BFAR ang inimport na 25,000 metric tons na isda. Ilan sa mga ito ang mga isdang round scad o galunggong, bigay scad o matang baka, mackerel o hasa-hasa, bonito o tulingan, at moonfish o chabita. Ginagawa ang importasyon na ito tuwing nasa closed season sa pangingisda ang bansa na nagsisimula Nobyembre hanggang Pebrero. Jose Carretero, ABS-CBN News. Dapit na mga motorista, ito na ang husina sa petrolyo. Good news na naman, dahil tuloy po rollback sa diesel, gasolina at gas sa susunod na linggo, maglalaro sa 1.90 hanggang 2 Gs. Ang magiging bawas sa presyo ng gasolina, 1.70 hanggang 2 peso sa diesel at 1.30 hanggang 1.60 sa kerosene. Ito na po ang ikapitong sunod na linggo may rollback sa diesel at kerosene. Ang total rollback sa diesel umaabot na ng 8 pesos at 60 centavos sa diesel, mahigit 7 pesos naman sa kerosene. Sa gasolina, ito na po ang ikatlong sunod na linggo puro rollback na umaabot na rin sa mga 1.25 kada litro. Paliwanag ng mga taga-industriya, ang pangunahing dahilan pa rin ng pagbagsak ng presyo ng imported na petrolyo ay ang paghina ng demand ng China dahil sa mga COVID lockdowns. Pero binabantayan ang magiging hakbang ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na magpupulong bukas at ang epekto naman ng Russian oil price cap sa Disyembre 5 sa Europa.
Dismayado ang ilang pasahero ng LRT 1 nang malamang suspendido pala ang operasyon ng tren ngayong weekend. Mapapakinabangan sana ang libreng sakay sa EDSA bus carousel, pero daing ng ilang pasahero sinisingil pa rin umano sila ng pamasahe kahit libre na dapat ito sa magdamag sa buong Disyembre. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Inis at galit ang naramdaman ni Alexis na mabuti niyang sarado ang linya ng LRT 1 sa Monumento ngayong Sabado ng madaling araw. Sinasabi nila na may dry run daw sa Roosevelt Station. Ahead pa lang, naglagay na kayo ng alternative plan B na gagawin. Ganito din ang sentimiento ng nurse na si Riza. Medyo nakakainis kasi malilate kami. Kasi everyday naman ako nagbabiyahe, wala naman silang nakalagay dyan kahapon. Ilan lamang sina Alexis at Riza na sasakay sana sa tren ng LRT 1 ngayong araw, pero hindi alam na sarado ang mga istasyon nito. Noong nakaraang linggo pa, nag-abiso ang Light Rail Manila Corporation na pansamantalang sususpendihin ang operasyon ng LRT 1 ngayong December 3 at 4 para magsagawa ng test run para sa muling pagbubukas ng Roosevelt Station. Iginiit ng tagapagsalita ng kumpanya na hindi sila nagkulang sa paalala. We allotted 2 weeks, no, for people to find out the news. Hindi lamang po sa social media or sa partner media friends natin, but also sa stations po. Kailangan talaga namin ito, temporary inconvenience, for long-term benefits kasi marami po sa atin naghihintay na for the reopening of Roosevelt. Bubuksan muli ang Roosevelt Station sa Lunes, December 5, kasabay ng balik operasyon ng buong linya ng LRT 1. May mga alternatibong sasakyan din naman kagaya ng EDSA bus carousel na magdamagan ng libre ang sakay. Malaking ginhawa ito para kay Randy. Hiling lang niya, sa dadagdagan yung bus, kung madadagdagan, pero kung hindi, pasalamat pa rin kasi kahit paano, hindi na kagaya nung dating transportasyon na talagang traffic. Ito, may sarili ng linya. Pero hindi lahat swerte. Sabi ni Alexander, pahirapan pagsakay dito sa madaling araw. Hindi rin niya alam na nagsimula na pala ang libreng sakay sa EDSA bus carousel simula pa December 1. May bayad po siya, sabi ng mga konduktor, 15 pa raw po mag-start yung libre. So simula nung December 1, nagbabayad pa rin kayo? Yes po ma'am. Iniimbestigahan na ng LTFRB ang reklamo ni Alexander at ng iba pang pasahero. Hinimok din ng ahensya ang publiko na i-report agad sa kanila ang umano'y paniningil ng pasahe sa EDSA busway. Patuloy din itong minomonitor ang mga istasyon ng EDSA busway upang matukoy kung saan marami ang mga pasahero at matugunan ang reklamo sa kakulangan ng mga bus. Samantala, nagdulot ng matinding traffic ang pagkasara sa bahagi ng Pasig Boulevard at Ortigas Flyover sa C5 Pasig Biyernes ng gabi. Aayusin ng DPWH ang mga sirang bahagi mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 na madaling araw mula December 1 hanggang December 30. Dismayado ang ilang motorista. Bakit anila itinaon pa ito ngayong Christmas rush? Marami namang araw na pwede ayusin. Sana wag naman sumabay pa yung ganito, di ba? So mahirap na rin yung gas natin, mahal. So dagdag pa yung ganito. Matagal po biyahe. Matagal po. Inaabot po ng 3 oras. 4 oras. Hanggang 5 lang po kami. Dapat makalabas sa ano eh. Tagig po eh. Kasi po may truck bad. Patwiran ng DPWH, kailangan na ng agarang aksyon sa mga sirang bahagi ng flyover dahil accident-prone ang existing expansion joints. Ang mga karaniwang na-aksidente dito is yung mga motorsiklo at yung mga four wheels, no, nabubutasan yung kanilang mga gulong. To lessen the, no, the accident po dito sa ating mga flyovers, no, lalo na po ngayong magpapasko. Inabisuhan ng mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong daan para makaiwas sa pagsisikip ng daloy ng traffic sa mga apektadong lugar. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Sa mga babiyahe ngayong holiday season, nag-abiso ang AirAsia na ililipat ng ibang terminal ang ilan sa kanilang flights simula December 16. Kabilang dito ang biyahe pa Cebu, Bangkok, Thailand, Kuala Lumpur, Malaysia at Seoul, South Korea na ililipat sa Terminal 3. Ang ibang flights naman na karamihan ay lokal ay ililipat sa NAIA Terminal 4. Samantala, nag-abiso ang pamunuan ng Cebu Pacific sa mga pasahero na agahan ang pagdating sa terminal ngayong Kapaskuhan para maiwasan ang inaasahang mahabang pila dahil sa dami ng mga pasahero. Inabisuhan din silang magdala ng kopya ng vax cert o vaccination card.
Inanunsyo naman ng Philippine Airlines na binuksan na ang kanilang flight na Baguio-Cebu at Cebu-Baguio. Payo ng PAL sa mga may international flights hanggat maaari ay dumating 3 oras bago ang biyahe, 2 oras naman para sa domestic flights. Sa mga Filo engines, dumating na sa bansa ang K-pop group na ENHYPEN para sa kanilang fan meet ngayong Sabado ng gabi. Ikinuwento naman ng K-pop group kung bakit espesyal para sa kanila na makasama ang Pinoy fans. Nagpapatrol, MJ Felipe. Pasado alas 12 ng madaling araw ng Sabado nang dumating sa bansa ang K-pop group na ENHYPEN. Napakainit ng pagsalubong ng fans dahil karamihan sa ENHYPEN members, first time dito sa Pinas. Hello, we are ENHYPEN! Bago ang inaabangang fan meet nila sa Big Dome, nakipagkamustahan muna ang grupo sa local media at ibinahagi ang ilang trivia at kwento tungkol sa kanilang grupo. ENHYPEN ay isang 7-member K-pop group na nag-debut sa gitna ng pandemya. Produkto sila ng survival show sa South Korea na Island. 1, 2, click! Anaseo! ENHYPEN입니다! Wow! At sa aming panayam sa grupo, bakas ang energy at rapport ng bawat miyembro. There's a lot of awesome things to being ENHYPEN, but I think the most beautiful thing is to be with our fans. Yeah, it's of course, but yeah, every single moment with our fans is such a beautiful moment for us. Kaya tiyak na susulitin nila ang pagkakataong makahalubilo ang Philo engines. We knew there was a lot of engines waiting for us in the Philippines because since the beginning of our debut, but we're so lucky that through BYS we're able to visit the Philippines, and also, although it's only for a day, but hopefully the next time we come, it's gonna be for our concert. Ang hit song na Polaroid Love ang isa sa kanilang pinakasikat na kanta. Kaya naman nagpaturo ako ng TikTok dance step na sumikat gamit ang kanilang hit song. Gaya ng kanilang naipangako, babalik ang ENHYPEN sa susunod na taon. MJ Felipe, ABS-CBN News. Patuloy na umaasa ang pamilya ng mga nawawalang sabongero na makikitang buhay ang kanilang mahal sa buhay. May bagong anggulo namang tinitingnan ang DOJ, NBI at PNP kaugnay sa kaso. Exclusive, nagpapatrol, Rafi Santos. Halos 2 taon nang nagaantay ng balita si Perla tungkol sa kanyang asawang si Erlindo Tahop. April 26, 2021, nagpaalam si Erlindo na magsasabong sa Laguna kasamang 3 iba pa. Mula noon, hindi na ito nagparamdam sa kanyang pamilya, pero hindi sumusuko si Perla. Hanggat hindi po namin nakikita talaga po yung katawan nila, umaasa talaga po ako na buhay talaga siya. Kasi na lang naman ipakita nila yung bangkay na lang o kaya buto. Yan lang naman po yung sa amin eh. Kwento niya, unang beses nang sumama sa sabong ang kanyang asawa matapos yayain ng kanyang kaibigan. Sabi daw po kasi may bayad. Ang bawat isang manok, 5,000. Eh syempre pumayag po yung asawa ko kaya ibibili nga daw po ng yero. Kasamang nawala ni Taho pang kaibigan niya si Jason Amoroto na taga-bitaw ng manok at si Domingo Carable ang handler ng mga manok. Kasama rin nila sa grupo mula Bulacan ang driver na si Michael Bautista, ang lalaking nakuna ng cellphone video habang inaakay ng 2 suspect sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Una nang sinampahan ng kaso ng PNP CIDG si Julie Patidongan alias Dondon at isa pang John Doe. Pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PNP at DOJ ang kaso ng 35 nawawalang mga sabungero. Ayon naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, inaantay nila ang paglabas ng warrant of arrest para sa mga kinilalang sospek at tinatrabaho na ng NBI at CIDG ang karagdagang lead sa kaso. Rafi Santos, ABS-CBN News. Sa mahal ng bilihin ngayon, hindi po kailangang maging malungkot, ika nga, na ang hapagkainan sa Noche Buena. May mga alternatibong sangkap, ariba pang diskarteng na iisip
ang ilang kababayan para ma-enjoy ang mga paboritong handa. Nagpapatrol, Jose Haritero. Paboritong handa ng pamilya ni Nanay Mercy ang spaghetti, kaya sigurado nang mayroon ito sa kanilang Noche Buena. Pero dahil nagtaasan ang presyo ng mga sangkap nito, dideskartehan na lang niya ang pagluluto nito. Imbes na ground beef o pork, gagamit siya ng delatang corned beef. Nasa 40 pesos lang ang isang delata. Makakatulong kasi yung pagtitipid kasi meron pa darating na bagong taon. So mag-stretch muna ng budget. Bawas potahe rin sila ngayong Pasko. Ang potahe nung mga previous years na hindi pa ganoon kamahal ang bilhin, mga 5, 4. Ngayon siguro pwede na yung 3 o 2, basta lang may pagsalusaluhan ng pamilya at saka magkakasama at masaya. Sabi pa ni Nanay Mercy, mas murang brand na rin ang bibili niya para makatipid. Para makamura, nag-aabang naman si Aling Imelda ng mga promo. Tumitingin ako ng mga item na medyo mababa pa, binibili ko na. Basta hindi lang expired. Yun na binibili ko. Pero kung talagang kailangan mo, kahit mahal, wala ka na magawa, bibili mo pa rin. Sa inilabas na Noche Buena Price Guide ng DTI, tumaas ang presyo ng Noche Buena items ng 10% hanggang 27% ngayong taon kumpara noong 2021. Gaya ng deskarte ni Nanay Mercy, payo ng Philippine Association of Supermarkets Incorporated sa mga mamimili, hindi lang mga sikat na produkto ang bilhin dahil may ibang kaparehong produkto o brand na mas mura pero pareho ang lasa at kalidad. Hindi nawawala sa pamilyang Pilipino ang handaan tuwing may okasyon, lalo na tuwing Pasko. Para sa kanila, hindi naman kailangan ang magarbong handaan. Ang importante, sama-sama at masaya ang pamilya sa pagkainan. Jose Caritero, ABS-CBN News. Kinilala sa Kabayan Awards ang kahanga-hangang istorya ng siyam na overseas Filipino workers sa Kabayan 2022 Summit na ginanap sa Pasay City. Ang award na ito ay inisyatibo ng Go Negosyo. Pangunahing pandangal sana sa okasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero hindi siya nakadalo. Si First Lady Liza Araneta Marcos ang dumating. Sa mensahe ni Pangulong Marcos na binasa ni Trade Secretary Alfredo Pascual, hinimok niya mga OFWs na mamuhunan sa mga maliliit na negosyo para makalikom ng karagdagang kita at masuportahan ang kanilang mga pangangailangan. We hope that through entrepreneurship, our OFWs will now have the option to come back home with the ultimate goal of making working abroad a choice rather than a necessity. We will continue to pursue initiatives that will ensure your well-being and develop in you the skills that the global workforce requires. Nakatakdang lumipad patungong Saudi Arabia sa Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople at iba pang opisyal sa susunod na linggo. Makikipagpulong si Ople sa mga kapwa opisyal at kukumustahin ang kalagayan ng mga OFW sa Saudi. Nakatakdang bumisita si Ople sa mga shelter o bahay silungan ng mga sinagip na OFW sa Riyadh, Al-Kobar at Jeddah. Tiniyak ni Ople na gagawing makatao at may dignidad para sa mga OFW ang lagay ng mga shelter. Simula Enero 2023, pangangasiwaan na ng DMW ang mga nasabing bahay silungan. Pakay rin ni Ople na humingi ng update sa Saudi government para sa back wages ng nasa 10,000 OFWs. Matatanda ang ipinangako ito ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang APEC Leaders Meeting sa Thailand. Agad na dinagsa ng mga batang sabik maglaro ang bagong bukas na park sa Malabon City. Ito po ang People's Park na donasyon ng MMDA. Matatagpuan ito sa Justice Compound sa San Sanco Street, Barangay Katmon. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, isa lamang ito sa 23 park na itinayo ng MMDA sa mga LGU sa Metro Manila sa ilalim ng tinatawag na Adopt a Park ng programa o ng ahensya. Ang bawat liwasan ay nagkakahalaga ng 19 million pesos at ang pondong ginagastos para sa mga park ay kinukuha sa internal funds ng MMDA. Higit 200 residente sa Barangay Uringaw, Kabangkalan City sa Negros Occidental
ang lumikas kagabi dahil sa mga narinig umanong putok ng baril. Isang barangay lang ang agwat ng Oringaw sa Barangay Kamansi, kung saan nagkasagupa ang tropa ng gobyerno at NPA na ikinamatay ng dalawang rebelde noong Miyerkules. Nagpalipas ng magdamag sa covered court ang mga residente na tinayuan ng tent ng lokal na pamahalaan at nagpadala rin ng pagkain. Pero nakauwi na rin sila sa kani-kanilang mga bahay. Tiniyak naman ng Philippine Army at Philippine National Police sa lokal na pamahalaan na walang nangyaring engkwentro sa barangay. Inaalam nila kung sino ang mga nagpaputok na nagdulot ng takot sa mga residente. Tinutulan ng iba't ibang sektor ang panukalang Maharlika Wealth Fund na balak kumuha ng paunang pondo sa pension funds ng GSIS at SSS bukod pa sa ilang government-owned banks at financial institutions. Diniyak naman ang pamunuan ng SSS at GSIS na walang dapat ipangamba ang kanilang mga miyembro. Nagpapatrol, Anjo Pagawisan. Bukod sa mga issue ng manggagawa, gaya ng mababang sahod at contractualization, tinalakay din sa konsultasyon ng Makabayan Block at Labor Groups ngayong Sabado ang panukalang batas para sa Maharlika Wealth Fund. Plano nitong bigyan ng kapangyarihan ng gobyerno na mamuhunan at kumita ng malaki gamit ang paunang 250 billion pesos na manggagaling sa pension funds ng SSS at GSIS at ilang government financial institutions. Umangal ang mga manggagawa na kukunin nito ang higit kalahati ng pondo sa kontribusyon sa SSS at GSIS. Dapat talaga labanan natin kasi napipintong mega pandarambong to, no? Para kay Makabayan Block Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List, walang pananagutan ang itatayong wealth fund. Hindi rin aniya ikinonsulta ito sa mga stakeholder habang isinasabatas. Hindi nga tinutugunan yung ating panawagan at mga bills kaugnay ng salary at iba pang mga benepisyo. And yet, may plano na sila tungkol sa ating mga pensyon. Alam naman natin sa investment, 50-50 yan. May mananalo, merong matatalo. Paano kung matatalo, di ba? Or malugi? Ano ba yung... Yes. O, kung malulugi yan, accountability? Mababayaran ba nila yan? Hindi naman nila pera yan. Bumuo na ng isang online petition para ibasura ang panukalang investment fund. Para sa think tank na Ibon Foundation, hindi napapanahon ang panukalang sovereign wealth fund bukod sa marami umanong red flags o kahinahinalang aspeto ng panukala. The president has now, I don't know if that was pre-planned, is now proposed to be the main safeguard, being at the helm of the wealth fund, of a fund created by a law authored by his cousin and his son. Without going to any details of the law, in itself, that process is extremely dubious. Pero ayon sa SSS at GSIS, hindi dapat mangamba ang mga miyembro nila para sa kanilang kontribusyon. So ito ay isang way in which we can, mapapalago po natin ang ating pondo. Alam niyo naman po, mahirap po ngayon ng mababa po ang interest income, pero dito po ay malaki naman po magiging return on investment. But it will be only po yung available cash fund na pwede natin i-invest. Kasi po naka-invest naman talaga ang social insurance pa natin. Hindi naman papayag si SSS at saka si GSIS na mag-invest ng walang kita at hindi sigurado na kumbaga yung mawawala yung pondo ng basta-basta. Sinisigurado po palagi ng SSS na yung mga ini-invest nating reserve fund ay nasa maayos at malaki ang kita para nga matugunan natin yung mga demands ng ating mga members, yung mga future benefits nila. Magsasagawa ng stakeholders consultation sa Lunes ang Committee on Banks sa Kamara. Plano namang ipasa ng Kamara sa second reading ang panukala sa susunod na linggo. Nauna nang sinabi ng mga senador na hihimayin nila ang panukalang Maharlika Wealth Fund para matiyak na magagamit ng maayos ang pondo ng taong bayan. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Christmas tree lighting ceremony sa Malacanang kanina. Dumalupo sa seremonya ang ilang opisyal ng gobyerno at mga bata. Para sa Pangulo, iba ang Pasko ngayong taon dahil ito ang unang beses na magdiriwang ng mas normal mula ng magpandemya ng COVID-19. Kaya dapat anyang sikapin ang pamahalaan na maranasan ito ng bawat batang Pilipino.
I always have believed that Christmas is really for the children. That is something that I think is a good goal for us in this Christmas, since we have been blessed, all of us, despite all of the challenges we have faced, here we are. We have all been blessed. Mas lumutang ang pagiging malikhain ng mga kapamilya sa iba-ibang lugar sa bansa sa pagpasok ng buwan ng Disyembre. Mula Luzon hanggang Mindanao, kanya-kanyang gimmick ng mga konsepto ng pailaw at palamuti ang kanilang ibinida. Live mula sa Barangay Kamuning sa Quezon City, nagpapatrol Jeffrey Hernaez. Jeffrey, ano bang nakita mong kakaiba dyan? Zen, Pinoy na Pinoy, ang kanilang Christmas tree dito nagawa sa bao. Mayroon din silang mga snowman nagawa naman sa lumang gulong. At ito Zen ha, kakaiba ang kanilang parol nagawa sa pinatuyong buto ng baboy. Hindi nagpahuli ang Barangay Kamuning sa Quezon City sa nagagandahang palamuti ngayong magpapasko. Formal nang bubuksan ngayong Sabado ang Bernardo Park kung saan matatagpuan ang kanilang mga DIY Christmas decors. Agaw pansin ang Christmas tree na gawa sa bao, ang Christmas balls gawa sa takip ng pintura, ang kanilang mga parol gawa sa pinatuyong buto ng baboy at seashells, recycled bottles, dumang CD at uling. Winner din ang kanilang belen na gawa sa styrofoam at mga lumang damit. Hindi po kailangan gumastos ng malaki, basta meron ka pong magandang idea at magandang konsepto, ito po yung kalalabasan. 2, 1, 2! Star-studded naman ang Christmas tree lighting sa makasaysayang pinaglabanan shrine sa San Juan City. Nagliwanag ang dambuhalang Christmas tree na mas pinaningning ng performances kabilang ang BGYO. Sa De La Salle University sa Maynila, balik ang masayang pagtatanghal at palaro sa tinaguriang Animo Christmas Event. Pinailawan ang kanilang 15-meter Christmas tree na may palamuting mga parol. Pinakinang din ng mga pailaw at nativity scene ang St. La Salle Hall at ginawa ng lights and sound show sa kauna-unahang pagkakataon. Super ganda and at the same time nakaka-enjoy kasi very festive yung design. Gusto namin ipahiwatig na si Jesus talaga sana mabuhay sa ating mga puso, lalong-lalo na sa Paskong ito. Sa San Marcelino, Zambales, may Candyland Christmas theme decorations. Tuwang-tuwa rin ang mga bata sa open-air cinema at engranding fireworks. Hindi rin nagpahuli ang mga eskwelahan sa Southern Bicol Colleges sa Masbate City. Babonggahan ng mga Christmas tree ang mga estudyante gamit ang iba't ibang recyclable materials. Sa Silago, Southern Leyte, not one, not two, but 15 Christmas trees ang kanilang ibinida ngayong taon. Mula sa 15 barangay sa lungsod at gawa sa native materials tulad ng nipa, iba't ibang uri ng prutas at shells. Sa Cebu, isa-isa na rin nagliwanag ang mga LGU. Mala fairy tale ang dekorasyon sa Toledo City. Nutcrackers naman ang tema sa Talisay City na mas pinasaya ng orkestra at ballet dancers. Engrande rin ang pag-umpisa ng Pasko Fiesta 2022 sa Davao City. May musical at aerial performances at syempre, hindi nawala ang pagpapailaw ng kanilang higanting Christmas tree at napawaw ang lahat sa kanilang 3D wall mapping sa City Hall. Zen, sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung parol dito no, nagawa sa pinatuyong buto ng baboy, nako ito po iyan. Yung nakikita nyo dyan na covered ng Christmas ng glitters, iyan yung buto sa may balikat ng baboy dun sa may kasim. Amuyin natin, amoy, sinigang. Kaya naman sa mga gusto po magpunta dito sa Barangay Kamuning, lalo na no, yung mga taga dito sa Kamuning, bukas na ang ilaw sa kanilang parke ng 6 p.m. at magtatagal yan hanggang 10 p.m. Zen? Baka bitbitin mo na yan ha, Jeffrey. Maraming salamat, Jeffrey Hernaez. Sa mga mag-Christmas party, ayandan nyo na yung sarili nyo, ang traffic po. Kung sa labas yung Christmas party, Diyos ko po, Lord. But anyway, Christmas naman. Mukhang itong taon na to, revenge party. Oo, okay. So, so, di bali, ano naman eh, happy-happy, joy-joy lang tayo. Huwag na magali. Tayo ngayon eh. Yeah, ano na, so, nagmamadali na po kami. Ito na, at yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 22 days na lang. Ako po si Zen Hernandez.
Ako po si Alvin El Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.